mga dala tayong ano kapone ayuda, mga bigas, mga prutas, ayan. Pagmamahal ng ating mga sponsors. Sobrang init. Kaso hindi na tayo makakapagtambay dito sa may ilalim ng tulay, sinira na dahil papalitan ng bago. Ayan o. Dahan-dahan pa pa ha. Okay. Ah, ayun siya sa ilalim. Ayan o. Pipa, bakuna bibi ha. Grabe, alas 4 na ng hapon, ganito kainit pa din kapuno. Na, silong muna. Nagbebenta siya. Madaming huli. Ha? Maliit lang. Oo, kasi sinaano yung tulay. Yung kay tatay madami yata. Ha? Dami tim dakup. Binalit lang kayo. Ah, binili mo. Magkano ang bili mo? Dos ang isa. Pang ano mo, pain? Pain. Dito na sira na yung tulay. Kasa na yung bangka mo? Ha? Tinatabunan. Ah, ito. Ha? Oo. Kaya tinakpan mo kasi sobrang sikat ng araw, ano? Tara, dito muna. Inuubo ka. Pahinga muna. Agitway. Masarap to, mamili. Opo, agitway. Ginagataan at saka lagyan ng dilis. Diba? Ibang klase. Matigas. Matigas ito. Matigas. Ito yung malambot. Ito yung mga ganito yung malambot. Oh, ang ano nila ano, ang taas. Malaki oh, malaki siya to. Oo. Hiyang yan ngayon kasi maaraw na. Ayan, uting kahoy ko. Patay. Bakit namatay? Sayang sa naman. Init. Oh. Pero nagbunga. Nagbunga mga kuan, lasaw. Ito. Lasaw ito? Oo. Lasaw. Kahoy na. Kahoy na. Bakit? Anong nangyayari pag gano'n na nalalasaw? Ano mag-grab? Grab ah. Mapasok. Patay. Kasi hindi siya yung lupa talaga. Bato-bato siya. Hindi mabubuhay pag gano'n. Ay, kamuti ko. Maganda yung lupa, sir. O, yung kamuti, nagbubunga. Yun. Namamatay na naman. Namamatay din. Sayang naman. Ang halaman yung tatay. Init. Yung masyadong init at kayo dito. Grabe ang init, ano? Ano na daw to eh, start ng El Nino. Sobrang tag-init na ngayon, kaya inom ka lagi ng tubig. Lagi lang na... Unang simana, nag-gone ako ng dugo. Ha? Dahil sa ubo. Hindi pa rin nawala yung ubo mo? Hindi pa.
nagkukuha lang ako, naghahanap lang. Nagsuka ka ng dugo? Kuhan ko. Pag-ubo? Kuhan ko. Dugo. Baka may pilay kayo. Dito siguro, baka dito nasamat. Nasugat. Ngayon, kuha na. Hindi nawawala na. Inom ka ng ano, sambong. Sambong? Oo, yung lakdan. Oo, lakdan. Iyan, pinipiga. Nagtitinulak yung lakdan. Wala ba kayong tanim ng lakdan? Waray, wala. So, tumutubo lang yun sa mga gilid-gilid, di ba mamili? Hindi, malitirit kuhan. Mga balay. Oo, umaano yun, herbal yun. Magandang pang ano sa mga ubo, tapos pagbayaran kang masamang pakiramdam. Trangka, sundaran. Ang gabi, mag-inaw. Mag-inaw. Oo, tara dito tayo, mainit. Araw naman, mainit. Mainit talaga ngayon. Grabe na. Masakit pa dito ko. Masakit pa. Wala po, maligaw. Ah, hindi ka pa naligo, masakit ulo mo. Ibig sabihin, may trangkaso ka ngayon. May trangkaso? Pero, naghahanap po ako ng pamasayan ang gabi. Kahit may masamang pakiramdam. Kaya hindi gumagaling yung ubo niya kasi nag-ano pa rin sa gabi. Nangunguha ng hipon. Pag hindi pumunta sa ilog, walang kakainin, sabi ni Nanay Tita. Kahit masama ang pakiramdam, naghahanap buhay pa din. Kahit makahuli ng kaunti, pagbili na mga katulad ngayon ay binili. Magkano ang binili niya? 100. 150 ka piraso. 100. 100. So 2 piso ang isa. Pang ano lang pala nila, pampain din. Akala ko naman pang ulam. Pain sa dagat, pagkakawil. Panuhuli ng isda. So kumusta kayo, Nanay Tita? Okay naman kayo. Natakot ako kasama ng simana, ubo ko. Kung ano ko ng dugo, kung mapatay na ito. Masaya. Ano lang yun? Nabigla siguro yung katawan nyo kasi hindi ka nagpapahinga. Ubo ko, masakitan ito ko. Siguro na, nasaman. Tonsillitis. Sa kakaubo niya siguro. Wala kang pinanggagamot? Kuan yan, ibigay mo sa amin na kuan, yung banyos. Ay, yung haplas lang, yung mga gamot talaga na iniinom. Kuan, na ining tusiran. Plano natin manguha ng hipon nung nagpunta dito si Ate Robby. Kaso sabi niyo na maano, yung ilog, tawag doon, malabo. Wala po, Richardo. Wala na naman dito ng isda. Ha? Wala na isda dito. Maraming pato na nga. Tinipak. Ah, dito sa tulay? Oo. Wala na isda. Mayroon na mimingit dyan, wala na nahuhuli. Hindi kagaya dati nung hindi pa inano yung kana, yung tulay. Nanak-nak ko. So, yung pag-ano nyo ng hipon, gabi-gabi naman? Kayo doon? Gabi-gabi. Mga alas 9. Ng gabi, pag maliit na, lumiliit na tubig. Ngayon, daming hipon, maliliit pa, ganun. Mga bata pa. Ang alimango? Wala na. Wala na. Wala na alimango. Dahil ito nakakakuan sa may sumusunod alimango mo nang galing sa dagat, hindi naman makakapunta nga ta. Kasi yung bato sa ilalim, bumabagsak galing sa tulay. Oo. Ganun pala. Kahit isda, ala na din. Wala na nang lambat, wala na. Pero nakakahuli ka pa ng alimango? Wala na ako, sir. Magkuha ng bintol. Wala na, pamasayan na. Pamasayan na lang. Bayan, mas lalong nahirapan si tatay sa... Kaya ito. Maghanap buhay. Kaya pa maghanap buhay, tatay? Kaya pa, sir. Lahat na kita, Panginoon. Kahit maliit na ito natin kuhan, kuhan lang kita, Panginoon, na kapit tagalan lang. Tagalan pa tayo. Bigyan pa tayo ng mahabang buhay, matagal pa tayo mawala. Oo, ano lang yan, ubo lang yan.
Ako may allergy din, kaya lagi ako nagkukuskus ng mukha. Dahil matanda na ako sir, siguro. Hindi na siguro magtatagal. Ang alin? Ang hindi magtatagal? Ang buhay ko. Kala ko naman kung ano. Magtatagal pa ang buhay niyo. Ilang taon ka na ba? 60. Bata pa. Ano? Yung iba nga dyan, 80 plus. Opo, bata pa. Oo, bata pa din yun. mabuti sila. May silang makanak, may anak, nakakatulong. Ang sa akin, wala. Talaga, sariling kayod nyo. Oo. Wala po ba talaga? Kahit wala akong nasusogo. Pag kukuha ng tubig, kahit meron akong sakit. Katulad na, may kong sakit, kumukuha pa ako ng tubig. Naghahanap pa ako ng kahoy, ng gatong. Pagkakagabi, nakuha ko sa ilog, hipon. O ano man din, ito ang katawan ko, maliit. At kahit mayroon tayong sakit, ikukuha na talaga para mayroon tayong pamilya. Yung anak mo na naitita, hindi kayo hinahatiran dito? Wala sila. Kuhan, may ganyan mga anak na ulit tao, isa. Sino? Ramil na nananagat na pambot. Pag kukuhan, pakakadakop, binibinta, inom lang. Pinang-iinom lang. Inom lang sa kanyang mga kaibigan. Bisa ito siya hindi nga binibigyan ng pang-ulam naman na, nanay. Nanay niya ano? Ito. Mabuti pa niyan mga tao. Kontra sa amin. Kasi nakakalungkot. Bakit yung mga anak mo, tita? Ibang mga taong pinakakain, ikikan hindi. Walang kuwan sila ba? Wala silang pakikuan sa amin siguro. Kaya ako, akhiya sinikinukuha na. Huwag ka naman masyado ng mainom. Kung nag-TB ka na. Nagkasakit ng TB. May tuberculosis yung anak niya. Oo. Tapos, nakuha niya ka na, doktor. Ngayon, makakahanap ng pira, inom. Inom. Hindi maganda yun. Hindi. Imbis na ibibili ng bigas, ano? Mga irin mo na binibili, pinainom sa mga tao. Nalalasing. Papunta lang sa ibang tao yung kanyang pinagpaguran. Binubugbog pa rin. Nahuhubog ito ya. Ang sabi ko, anak, hindi mabuting mga anak mo. Kahit ikan magulang ka, hindi nagbibigay naman sa inyo kahit isang pirasong isda. Pag tumigil naman kayo sa pagunguha ng mga hipon, wala kayong kakainin. Wala ito sir, basta mayroon lang ipon. Upuan ka ng nanamin, pira, malakilak yung binta. Ano? Ano yan, may pasayan. Bibili ng pasayan. Magkano? 20 pesos daw, tatay. Yan, bibili ng hipon, tatay. Pagbentahan natin, sayang yung 20. May ada. Mayroon sa nanam mo, Toy? Yes. Kain ka ba kakawil? Pati bata na namimingwit. Ano? Oo. Ibig sabihin, tatay, pinupuntahan kayo dito. Oo. Para bilhan ng ano, alimango. Ay, hipon. Sarap ng upo nila. Di ba, bayin ka kung lalaki ka? O babae? Ang kasi kung lalaki. Short hair lang si ate. Yan yung kanilang kabuhayan. Yabing! Yan na yan. Mga buhay pa. Oo, ano? Malalaki na sila. Pwede na pang isang pamingwit. Sige.
pa makuha po dati din pag, pag binatok, sakit mo. Masakit yung bibig niyo. Ito sarang din iniinom. Nahiyang ka, Derek. Ha? Na-apply na din pag maupay din ko, pag nainom ko yung pag-abat. Kahit nawawara. Pero pag-bato, tag-usa na lang. Kailangan mo siguro yung mucolytic. Walang ano, plema, ganun? Mayroon. Mayroon. So kailangan mo yung mucolytic, yung soul mux. Para gumaan ganyan yung pag-inhawa mo. Ito nung dito ko, masakit. Saka uubo. Ganyan yan, apektado ng kakaubo tatay. So ganun yung mga bata, pinupuntahan talaga kayo dito? Mayroon bumibili, pupunta sa dito. Mayroon alas 4 ng gabi, umaga. Pupunta dito? Mga taga Juan Tabok, taga Sabang, mga taga Tabong. So alam na nila na meron kayong ganun paninda? Pwede na rin yung pang-ulam, medyo malalaki eh. Maliliit pa sir, yung mga Mayo, Hunyo, matagsumayot yan na. Mga June, mga ganyan na kalalaki. Hindi naman yun binibili, hindi kami. Kaya hindi naman pinapain, hindi naman kumakain ng isla ng malaki. Yung maliit lang. Ganun. Pinapain. Si Nanay Tita, dito lang sa bahay. Dito lang. Wala kang ibang pinagkakaabalahan. Yung ano dito sa paghahalaman lang yung mga gulay. Okay naman yung kalusugan mo, Nanay. Buti hindi nahahawa si Nanay Tita sa ubo. Matigas. Ha? Matigas. Hindi na bibigyan ng ubo. Sa kasimana nakakatulumalak o palit. Dahil wala ko naman binibili. Sa isang linggo, tatlong beses ka lang bumibili. Talagang hindi gagaling kasi hindi continuous. Paputol po. Kala ko, sir. Kakaisa ka inom, mawawala. Hindi. Hindi, nawawala. At saka meron yung tinatawag na every 4 hours or every 6 hours. Halimbawa, uminom ka ng alas alauna, iinom ka na naman ng alas 6 niyan. Kakain muna, ganun ang gamot. Wala talaga tayo bibili. Kung walang maibili, kagaya kayo, talagang hindi gagaling kung isang beses lang. Ang mangyayari, magiging ano yung gamot. Magre-resist na sa inyong sakit kasi hindi naman nagkukontinue yung pag-take mo. Sige, bibigyan ka namin ng pambili ng gamot. Try mo na lang or ano kaya pa-check up si Tatay at Rubis. Pwede rin, pa-check up na lang na. Gusto mo check up ka, ipa-check up pa namin Tatay. Bukas, pupunta tayo sa hospital para ma-check up ka kasi delikado yung ganyang nag-ano. Ilang days na yan? Ngayon po man, bayang yan, umuulan at umiinit. Nandito ko sa ilog. Yun, anong kuwan. Inaarawan ako. Takot na ako kuwan. Umulan. Yun ang nagkuwan sa akin. Ganun na lang. Sasamahan ka bukas magpa-check up. Nandito yung ating mga ka-team. Umaga, papapuntahin ko dito si Mami Ligaya or si Ate Ruby. Tapos didiretso tayo sa Borongan Doctors. Kasi para mabigyan kayo ng tamang gamot. Ano? Meron dito pinapabigay si Tita Lucy ng Quebec, Montreal, Canada. Pang check up ito, 2,000 pero pesos. Pero ini, kung galing trangkaso, ini, hindi ini kuan po, sir. Okay lang yan, para nga mabigyan kayo ng saktong gamot. Opo. Kasi kung bibili lang tayo ng tusiran or kung ano man, baka hindi angkop sa inyo, mas mainam na yung may check up, di ba Ate Ruby? Na may resita galing sa kanila. Itatabi mo to, tapos bukas ito gagamitin nyo sa pagpapa-check up. Galing ito sa ating sponsor kay Tita Lucy ng Montreal, Quebec, Canada. Yan, hawakan mo to. Si Ate Ruby or si Mami Lee pupunta dito bukas para mabigyan kayo ng gamot at gumaling na kayo kasi wala namang ibang ano dyan kundi yung tamang gamot lang. At saka dahil meron tayo naman dito ayuda, pwede ka munang magpahinga sa paghihipon kahit ilang araw. Kasi para makaano yung katawan mo, ma-relax muna. Meron tayo dito pinapabigay si Tita Mayang ng mga groceries halagang 2,000. Okay, inom ka ng Ensure para gumaling at lumakas kayo galing kay Tita Mel. Tinapay.
mantika po, tapos may ano, sibuyas at saka bawang. Mm-hmm. Ayan. Para pag magluluto kayo. May noodles. Meron na kayong panlaba na sabon. Udong. Tapos may pang-snack na kayo, tatay. Para kahit magpahinga ka muna, may pagkain kayo. Opo. Ayan, may pag-snack kayo. Ito po yung palamang para sa tinapay. May miswa. May tuyo at saka suka. May asukal. Okay, ayan, kumpleto. Tapos mga dilata po. Sardinas. May sardinas, may century tuna. Tapos corn beef. May ano, beef loaf. Tapos meron pa dito kay Pipay George. Isang tray po ng itlog, tatay. Isang sakong bigas po. 10 kilo yan, tatay. So kahit isang linggo kang magpahinga muna, ano, tatay? Pero wala pong man ako sila maligo. Ha? Huwag ko maligo. Kaya, maliligo na ko bukas. Huwag muna. Kung hindi nyo pa komportable, huwag ka munang maligo. Kung hindi ka naman kailangan maligo, huwag magpapacheck up, magbihis ka lang. Mm-hmm. Okay? Ganun ang gawin nyo. Tapos, mga prutas. May prutas po dito, tatay, nanay. Mm-hmm. Meron tayong mga orange. Mangga. Ayan, ang dami. May, ano, banana. Okay. Tapos orange, oh. Ayan, tatay. Dami-daming pagkain nila. Wala yung mga ni tatay. Bukas, ha? Magpapacheck up kayo. Okay. Tita Mel, Tita Lucy, maraming salamat sa ibinigay sa amin na tulong. Ako yan na, hindi na ako kapaghanap buhay dahil mayroon akong ubo. Malaki itong pasalamat ko sa inyo, sa mga sponsor na nagbigay sa akin. Maraming salamat. Tita Mayang, ibinigay, maraming salamat sa iyo na nabigyan mo kami ng tulong dahil ako ay hindi nakakapaghanap buhay dahil mayroon akong ubo. Inuubo ako. Maraming salamat sa iyong ibinigay. ID. ID, tatay. May ID po kayo? Kanan ko anman. Barangay? Mayroon ko ID yung barangay. Sige, yun. Wara ko valid sa ID. Wara. Yun na lang yung kasa barangay na lang po. Thank you. So, binigay ninyo sa amin tulong. Maraming salamat po. Kakain na kami, mayroong nang bigas. Salamat po. Salamat. Yung insure, inumin nyo. Okay. Para mas lalong maganda yung pakiramdam, tatay, ha? Paparisita lang tayo ng gamot niya. Huwag ko kayong matakot. Baka inisip nyo, i-injik ka. May pa-injik sa mga kinti-injik. Di ba kita tatakot ng injik? Hindi ako natatakot. Walang lang po, tatay, para lang sa maano kayo ng gamot na gamot. Tamang gamot. Kasi pa, yeah, try yung ano mo, yung ubo mo. Kailangan, lalo na sabi mo, nag-ano ka ng ubo. Mas mainam na yung maka-check. Okay? Opo, sir. Maraming salamat sa ating mga sponsors na nagbigay po ng pagmamahal. Kay Tita Mayang, kay Tita Mel sa Pa-Insure Complete, kay Tita Lucy ng Montreal, Quebec, Canada. Napakalaking blessing sa mga seniors natin na nililingap. At sa ating team, salamat kay Mami Lee. Welcome po, sir. Ayan, kay Pepa George at kay Ate Ruby. Yours truly. O sige, tatay, ha, bukas na lang magluto kayo ng ulam dyan, magsaing kayo. Chedi, sir. Oo, dadalhin ko yan kasi gagamitin natin sa ibang pag-vlog yung mic daw. O sige, ha.